everyone. Gandang araw po sa inyong lahat. Nandito pa ako sa sa Taiwai Village. Nandito pa ako, naghatid po ako ng lunch ng aking mga alaga. So, babati po ako muna sa inyo sa magandang araw po sa inyong lahat. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. So, andyan po yung school nila. So, diyan po banda yung school nila. So, kanina hindi ko lang kasi nakuhanan. Dito lang kasi ako nag-start na nag-vlog. Bumaba na kasi ako kanina. Naglakad lang ako mga 3 minutes lang siguro. Mula diyan sa school hanggang dito sa kinatatayuan ko. I-try ko nga rin po yung i-try ko nga po yung maglakad ngayon papunta dyan sa MTR station po, mga katit, mga kainday. Ayan po yung sinakyan ko kanina, oh. Yan po na bus. So, but i-try ko lang po siyang maglakad. Oh, ayan po, dyan po siya bababa. Makikita nyo po. Umikot lang po siya, mga kaatin. Doon. So, itry ko lang po na maglakad papunta doon, pababa doon sa Taiwai Station. So, eto, nakapayong po ako dahil kanina maulan, ngayon mayroon na naman daw araw. So, magtatawid po tayo dito sa kalsada at meron pong sasakyan po. So, try po natin ang maglakad po ngayon pababa doon sa MTR Station, mga kainday at mga kaate. So, mag-vlog-vlog muna tayo. So, ito po yung second time na nagdala po ako ng lunch ng aking mga alaga dito sa school. Kasi kahapon po, mga kaat at mga kainday, hindi po kasi sinabi ni amo kong babae na hindi ko na dadalhin ngayon yung lunch nila. Eh, kanina bumangon. Kaninang mga 10 o'clock sa inihanda po na po yung mga lunch ng mga alaga ko. So, sabi niya ganun, why you bring the lunch for them? Sabi niya ganun, yes, ay sabi ko, oh, I think they bring this morning. Sabi niya pagkakaalam daw is dinala daw kanina ang umaga. So, hindi naman po kasi sinabi mga kainday at mga kaate ang kagabi. Naririnig pa niya na tinanong ko sa mga bata kung ano yung lunch nila ngayon. Tapos, bibit-bitin na lang. Eh, naririnig na, nandun naman yung dalawang alaga ko sa tabi niya. Imposible po, napakalakas ng bunganga ko, ang ingay-ingay ko. Imposible po na hindi niya po narinig yung sinabi ko sa mga anak. I cannot hear last night. Oh, wala siyang nagawa. Eh, sabi ko kay among babae, okay, this is the last to bring the lunch for them. Yes. Kasi si amo kong lalaki, ayaw niyo po kasing dadalhin ko na lang lunch ng mga bata, pero si amo ko kasing babae ang nagpupumilit na dadalhin ko. So maybe i-ano ko muna itong payong kasi hindi naman manuan ng araw dito. So ayan po, mga kaate, mga kainda, naglalakad na si kunyang. Saglit lang. So i-try ko lang ang maglakad. Hindi naman po masyadong malayo. Kasi gusto ko pa sanang maglakad na ihatid yung lunch ng mga alaga ko. Ang kaso nga lang, sabi ni amo kong lalaki, no need to walk up. No need to walk. You can, you can take the bus. They have a bus, the minibus in there, sabi niyang ganon. So ayan po, naglalakad na. So titignan lang, hindi naman po masyadong malayo. Diyan po sa taas, ayan po yung makikita niyo po, yan po yung
ano-ano yata ng train, train ba o ano what? I don't know. So, ayan po oh. Malakas na ayan. Galing dyan po sa bundok. Ang tubig po na yan. Ayan po. So, ang mainam lang. So, kaya ganyan po yung siguro noong last week na meron po yung black rain na sinasabi nila. Bigla kasing nagkabaha katatapos lang po mga kaatid na tawag nito na siyempre nagbagyo dito sa Hong Kong. Tapos hindi pa nalinis lahat ng mga kanyan, yung mga dadaanan, tapos yung mga ano ba yun. Pwede bang maglakad dito or what? Ito lang ako. Pwede naman. Ah, hindi pa po. So, siguro na linis katulad yung mga iyan. Diyan. Siyempre, may dinadaanan ng mga tubig po niyan. Siguro, hindi pa na tanggal lahat. Tapos, nagbarado yung kanal. So, ayan. Na, siyempre, yung tubig, hindi kinaya pa yung kaya yung kanal kasi siyempre ang dami pang ano siguro katulad po mga yan eh yan o meron pong dinadaanan ng tubig niyan siguro nakabarado pa yung mga dahon-dahon kung ano-ano ayan biglang nabaha lakad-lakad lang po tayo ayan po papakita ko po sa inyo kung sana po ako nag ayan po yung train na. Yung train, galing po yan sa amin. Ay, hindi po yan galing sa amin. Papunta pa lang doon sa ano. Kasi Taiwai dito, Taiwai, Siatin, and then sa amin na. Galing pala ito yung train galing sa Admiralty, sa Central po. So, ito. Hindi ko nabubuklatin yung, yung payong. Konting lakad. Andun na lang po yung ano, yung pinanggalingan ko kanina. Doon lang ako nang galing. So basics lang po 'yon na ano na lakarin. So ayan po. So ngayon hindi po alam ni amo ko na ano sila amo ko na naglalakad po ako ngayon. So ayan po. Papakita ko lang po sa inyo itong ano itong dinadaanan ko. Hangga't makarating po ako doon sa MTR station. At mamaya pa magtingin-tingin lang po tayo ng saglit na ano. Kabilis lang naman po. Andiyan lang naman po yung eskwalahan ng alaga ko na ano lang natabunan lang kasi itong ano mga punong kahoy. Diyan lang po. Kasi paakyat lang po kasi itong papunta sa school. Maandali lang naman po yan ano. Wala kanina nung sumakay po ako ng bus mula diyan sa MTR station hanggang doon sa school, siguro mga 5 minutes lang po yung tinakbo ng ano, tinakbo ng bus or wala pa. Wala pa siguro. Kasi dari-diretso na po niyan eh. Mula diyan hanggang sa ano, sa eskwelahan, dari-diretso na po. Baka wala pa siguro ng ano, wala pang mga 5 minutes. Mas matagal pa yung ano. Mas matagal po yung maghintay ng bus. Kasi sabi ko, lakarin ko na lang. Sabi ko, kinaamo, ayaw nila. You can take the bus. Sabi nila, okay. So, nagbus na lang po ako. Tapos, eto. Tapos, naglakad na lang po ako na papunta dyan sa, ano, sa MTR station. So, ayan po. Kasi alam ko na po kasi ito dahil si amo kong babae pag meron kaming kukunin sa school kasi si amo kong babae nagtuturo din doon sa school diyan na eskwelahan dito lang po kami ano kung galing kami sa amin kasi andyan po yung ano andyan po yung kalsada na galing sa amin diyan po so ang amo ko galing po kami doon sa ano sa amin sa Taiwai ay hindi sa Fotan. Dito kami dadaan, kinaamo. Paikot lang po ng ganyan sa likod ng mga sa building na yan. Pababa kami po dito.
Tapos dito kami lang iikot kasi iba kasi ang way ng papunta sa ano, papunta ng doon sa eskwelahan, kailangan bababa kami dito, mag-ikot kami dito nila amo. Dito lang kami umiikot, tapos maakyat na kami ng eskwelahan, papunta doon sa school. Pag kami umuwi na, meron po kanina yung daanan doon, dari-daritso na doon sa amin. Doon ka na lang mag-exit. So, ganun po. So, ito po yung, ano, train. Oh, madali lang naman po yun, oh. Kasi galing ka lang naman doon sa eskwelahan. Andyan na. Mag-akyat na lang po ako dyan mamaya. So, hindi naman ako pwedeng magtawid dito kung hindi lang ako dito, ano, dito muna ako akyat, tapos papunta na ako doon. Madali lang naman po, mga kaabit, mga kaibigan. Andun po yung palingke, at doon na lang ako bababa. So, madali lang naman. Pero sabi na amo ko, kaya nga po ako nag-try na maglakad na ngayon, kasi ito na po yung last na pagpunta ko dyan sa school, hindi ko na daw ihatid yung pagkain. Kasi ayaw ni amo ko pong lalaki na araw-arawin ko po yung dadalhin yung pagkain ng mga bata. So, need ko nang umakyat po dito sa may hagdan. Papunta ako doon sa dito na lang po ako maglakad. Maglakad-lakad po ako. So, wala naman yata ako sigurong makrusingan dyan na papunta doon sa... Ay, meron yata. Pero nakakatakot naman, bawal. Ay, wala. As in, wala. So, dito na lang po ako maglakad. Aroy. Ayan. Andun po yung palingki. Dito na po ako bababa. So, alam niyo mga ka-ate at mga ka-inday, pag sa Sabado o Linggo, araw po ng mga holiday, dito po, punong-puno ng mga tao dito. Indonesian, Filipino, dito po sila lahat nagtatambay. Pero, dito po kasi sa Taiwan, karamihan po ang ano, karamihan po ng tawag nito ang mga Indonesian. So ayan po yung palingke. So, as in, wala po talagang tawiran po doon kung hindi ka talaga tatawid po dito sa Maytulay. Wala pong tawiran dyan. So ayan, dito na po ako sa palingke. Nandito na po yung ano, yung MTR station. So ayan po. Mamaya na lang po ako papasok sa ano, sa MTR station. Meron lang po akong titignan at bibilhin. Madali lang naman po yan, eh. Eh, sabi nga ni amo ko lalaki, huwag daw, ano, ras. Eh, ano, di huwag ras, di huwag. Yan lang po ako, magtingin-tingin lang, meron lang po akong pupuntahan. So, maikot lang po ako dito sa, ano, sa saglit dito po sa Taiwan, at meron lang akong titignan na sana maka, ano, paso na lang po ako dyan mamaya. Sabagan dito naman na. So ganito po ang buhay namin, mga ano, mga OFW, na kung gusto ng amo mo na punta ka dito, punta ka doon, ganyan ganyan, keso ganyan, ganito ganyan, sabi niya, wala po tayong talagang magagawa. Katulad kay amo kong babae, as in talaga po mga katit, ayaw ni amo kong lalaki na maghahatid na sana ako ng pagkain ng mga bata sa school. Kasi, isturbo pa lang daw sa akin yun. Tama nga naman po yung sinabi niya, isturbo talaga sa akin yun.
Kasi kung meron pa akong gagawin, keso ganyan-ganyan, hindi na po nakaka-istorbo talaga sa akin yun. Katulad nito, kung meron akong gustong trabahuin sa bahay, katulad yung paglalaba, magplantya, kung ano-ano, mamalingke. Trabaho lahat talaga yun. Kaya si amo ko ayaw niya, amo kong lalaki talagang ayaw niya. Pero si amo ko naman talagang babae, minsan po kasi tuso. Si amo kong babae, kung ano po yung gusto niya na gawin, yun po ang masusunod. Kaya kung minsan talagang nagagalit sa amo kong lalaki talaga. Kasi ayaw niya po talagang yung makakaisturbo talaga. Po, nandito na po tayo, naghihintay po tayo pa rin tayo ng train at wala pang train na masakyan pa uwi sa, ano, sa bahay. Pagdating ko sa bahay is ano, andyan na po yung train. Karating na po. Yan po yung train na paparating. Karating na po yung train na masakyan. Dito po ay papuntang Lukmacaw. Itong sinasabi nila po na Lukmacaw is papuntang China po. Ay, hindi. Lobo palang nakalagay. Oh. Hindi Lukmacaw, lobo. Wala ang napapuntahan. Yun palang pupuntahan niya. Kasi dalawa itong ano, parang laging letter Y po kasi itong ano, yung anuhan ng tawag nito. Pupunta po sa China yung Lukmacaw at saka Lowu. Doon po rin po yung mga ano, yung mga Pilipino, mga Chinese, doon po dun sa ano, sa tawag nito, yung class na bridge. Iwan ko kung yung kapitbahay ko, yung katabi kong door, naghatid din po ng, ano, ng lunch ng mga alaga. Doon po yun, araw-araw po. Talagang araw-araw po yun na ano, naghatid sundo po yung pangangkain ng alaga. Ay, akala ko tabingi yung eyeglass ko. Nag-eyeglass ko kasi ako hindi kasi mabasa yung ano yung message. Mahina na po ang aking mga. Nag-antay pa ng bus yung ano yung kador ko nasa ano daw nasa anya. Katabi kong pinto, nasa siya din daw, maghintay po daw siya ng bus pa uwi. Nandito na po ako, kasi sinabi na ano niya sa akin kanina kung nasana po ako. Sabi ko, tayo pa uwi na. So mahirap po mga kaate at mga hintay ang buhay ng OFW dito sa Hong Kong. Buti na lang po ano na grade 1 na po yung ano, grade 1 na po yung pangalawa kong alaga. So ngayon full day na sa ano, sa eskwelahan, pupunta po sila ng school ng 7:15. Uwi po sila ng alas 4. Alas 4 o'clock nandun na po sa ano. Aywan po kung 4 o'clock yata ang release. Release po nila sa ano, sa ano. Basta kasi pag 3:45 no, kasi bumababa na ako na ng ano, ng bahay. Pupunta na ako sa baba na mag-pick up sa aking mga bata. So, ayan. Maulan na naman kanina, may araw, ngayon maulan. Hindi mo na maintindihan po ang panahon dito ngayon. Ayan, wala na naman yung ulan pero lumabas na naman yung araw. Iba-iba po kasi na ngayon ang panahon. Ayan po.
Oh, kararating ko lang dito sa ano sa Butuan Station. Pabukso-bukso po ang ulan. Naku, Diyos ko. Buti na lang yung ano yung linabahan ko doon sa balkon namin, medyo pinauro ko ng konti doon sa ano sa pintuan namin. Sa may glass doon. Sana hindi po nabasa. Ngayon ay plaplantahin ko na po mamayang hapon pag after lunch ko. Tapos isunod ko yung mga inwasin ko kanina. Ngayon na lang po ang anuhin ko mamaya. Isampay ko pag kasi bukas na naman po, Huwebes bukas. Meron na naman po yung meron na naman po tawag nito. Meron pong fencing class na naman po yung alaga ko bukas. So, bukas hindi po naman po alam kasi bukas is Huwebes bukas hindi ko po alam kung ano na naman ang ipatrabaho ng aming babae. Hindi ko lang alam kung ang ipapatrabaho niya bukas sa akin. Wala ka lang kung anong gagawin ko ngayon. Kasi kagabi, maalala ko pala kagabi, nagtawag si amo kong babae dun sa kapatid niya na ang naririnig ko po, dinner. Ang sabi niya, kulay. Ang sabi niya, punta kayo dito. Pero hindi ko lang alam kung sa bahay po sila magdi-dinner. Kasi narinig ko pa yung sinabi niya na yung kunyang, yung katulong. Ang sabi niya sa Chinese, yung katulong mo at saka yung anak mo na maliit, papuntahin mo dito. Yun ang pagkasabi niya po ng Chinese. Kaya hindi ko alam kung ngayon na o bukas or what. Basta yun po lang ang narinig ko. Ilabas ko lang po yung payong. Nandun po yung isawa ng Diyos naman may nandun po yung yung mga sampayan ko pa o sinampay ko na dami. Kitang-kita po dito sa bahay namin. Ayan po Kitang-kita po yung bahay. Ay naku, pabugso-bugso po mga mga kaatid, mga kainday ang ulan. Ano ba naman yun? Naka-red pa lang yan. Tatawid na. O ayan, tatawid na po tayo. Kasi pabugso-bugso na po yung ulan. Tatawid na po tayo dito sa amin. At gumamit na po tayo ng payong. Ayan. Bugso-bugso. Kapwa natin Pilipina na meron po silang bit-bit na mga stroller po ng mga bata. So, ibig sabihin, magsusundo. Naku, Diyos ko. Maulan pa naman. Ang hirap kaya. Ay. Ayan. Panam? Ay, uray siya. Sige, ingat. Yung ka-building ko. Yung alaga niya kung matanda, nasa hospital daw. Araw-araw po siyang nagdadala ng pagkain ng matanda. Kasi yung matanda, ayaw niya daw yung pagkain sa hospital. So, ginagawa na lang yung katulong. Pinahatidan po ng pagkain. So, tignan nyo po ang itsura namin dito. Naku. 84 na daw yung matanda eh. Pero parang Thank you. Pa lang po yung matanda. Kasing edad po yung tatay ni
magulang ni amo kong lalaki. Kasi si mama tsaka ni yeye parehas pang edad. Pero parang sabi po kasi yung katulong ng kapapilipina is ano daw mula nung na ano daw po siya yung parang ulyanin po daw kasi mula daw po yung natumba na ano daw yung ulo is ano daw na hanggang nung naopera yung kanyang ulo parang nag-iba na daw siya. So dito na po ako sa sa baba ng building namin, papakyat na po. So magpapaalam na po ako sa inyo. So sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at ingat-ingat na lang po kayo yung mga kapwa ko OFW kahit man saan dito sa sulok, Singapore, Hong Kong, kahit saan man sulok po, mag-ingat po baba, ingat-ingat po na lang po kayo. God bless, baba.